At fact-check po tayo ulit mga kapatid. Himayin natin ang sinabi ni Presidential Candidate Ping Lacson sa isang debate kaugnay ng safeguard sa anti-terror law. Ulan ng ihain sa Kongreso hanggang maging ganap na batas, inuulan ng batikos ang Anti-Terror Act of 2020. At hanggang ngayon, may nakabinbin pa rin petisyon sa Korte Suprema para ideklarang unconstitutional ang mga kontrobersyal na probisyon nito. Isa sa mga hayagang nagtatanggol sa anti-terror law ay ang presidential candidate na si Senator Ping Lacson. Natural lamang yan dahil siya rin ang principal author nito sa Senado. Sa ikalawang Pilipinas debates ng COMELEC noong April 3, pinagmalaki ni Lacson na ito lang ang batas na may maraming safeguards para matiyak na naproprotektahan ang karapatang pantao ng mga akusado. Hinighlight pa niya ang isa sa mga safeguards na yan. Pakinggan po natin. Ito lamang yung batas na napakaraming safeguards. At isa sa napaka-importante safeguard, kapag nanghuli ang pulis sa violation ng Anti-Terrorism Act, agad-agad within 24 hours kailangan mag-report sa pinamalapit na huwes at sa Commission on Human Rights at saka sa ATC. I-fact-check po natin yan punto por punto. Totoo naman po yan, pero ang importanteng konteksto po ay nagbuwas pa ito ng safeguards mula sa original na Human Security Act of 2007. Yan po ang batas na pinalitan ng anti-terror law. Sa Human Security Act, may probisyong nag-oobliga sa law enforcers na ipresinta sa isang huwes ang hinihinalang lumabag sa batas sa loob po ng 3 araw. Ang sabi po ni Lacson, sa anti-terror law raw, kailangan magsumite ng report sa huwes pati na sa CHR at sa Anti-Terror Council or yung ATC. Sa lumang batas, kailangan na physical mong ihaharap yung tao sa korte. Sa bagong batas naman, report na lamang ang kailangan ibigay sa korte. Sa report at sa physical presentation ng suspect, gusto pong tsakin ng korte na hindi siya na-torture. Yun nga lang, sa bagong batas, magtitiwala na lamang ang korte sa sasabihin sa report ng law enforcers doon po sa kondisyon ng suspect. Isa pang probisyon sa Human Security Act na wala sa anti-terror law ay ang multang kalahating milyong piso kada araw ng illegal detention kung mapapatunayang biktima ng wrongful arrest ang hinuli. Ngayon, balikan natin yung sinabi ni Lacson na kailangang isumite ang report sa loob ng 24 oras. Sa Section 29 ng bagong anti-terror law, nakasaad na kailangang magbigay ng written notification ang arresting officers kaugnay ng nangyaring pag-aresto sa pinakamalapit na huwes. Nakalagay din dapat kung saan siya nakakulong, pati na ang kanyang physical at mental condition gaya nga ng nasabi ko kanina. Tama po si Lacson na bibigyan din ng immediate written notification ang CHR at yung ATC. Pero wala pong nakasaad sa mismong batas na within 24 hours yan dapat isumite ng arresting officers. Inihabol lamang po ang time frame sa implementing rules and regulations ng anti-terror law. Pero ang nakalagay naman sa Rule 9.3 ng IRR, ang notification ay hindi po lalagpas ng 48 hours. Malayo sa 24 hours na sabi ni Lacson sa debate. Kaya't ang hatol po ng News 5, false or hindi accurate ang pahayag ni Lacson. Yun nga lang, ang pahayag na yan ay televised po sa maraming channels sa telebisyon at naka-livestream din po online. Kaya't milyon-milyong Pilipino sa loob at labas ng bansa ang siguradong nakarinig sa pahayag na ito.